Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa panahong gumawa ang Panginoong Hesus sa katawang tao, karamihan sa kanyang mga tagasunod ay hindi magawang ganap na matiyak ang kanyang pagkakakilanlan at ang mga bagay na sinabi niya. Nang papalapit na siya sa krus, ang saloobin ng kanyang mga tagasunod ay ang magmasid. Pagkatapos, mula nang ipinako siya sa krus hanggang sa inilagak siya sa libingan, ang saloobin ng mga tao tungo sa kanya ay pagkabigo. Sa panahong ito, nagsimula nang kumilos ang mga tao sa kanilang mga puso mula sa pagdududa sa mga bagay na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang panahon sa katawang tao tungo sa lubusang pagkakaila sa mga ito. Pagkatapos nang lumabas siya mula sa libingan at nagpakita sa mga tao isa-isa, ang karamihan sa mga nakakita sa kanya sa kanilang sariling mga mata o nakarinig sa balita ng kanyang muling pagkabuhay ay unti-unting nagbago ng kanilang saloobin mula sa pagkakaila tungo sa pag-aalinlangan. Noon lang pinahintulutan ng Panginoong Hesus na ilagay ni Tomas ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran at noong nagputol-putol siya ng tinapay at kinain ito sa harap ng madla pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at nagpatuloy upang kumain ng inihaw na isda sa harap nila, na tunay nilang natanggap ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ang Kristo sa katawang tao. Masasabi na parang ang espiritual na katawang ito ng laman at dugo na nakatayo noon sa harap ng mga taong iyon ay ginigising ang bawat isa sa kanila mula sa isang panaginip. Ang anak ng tao na nakatayo sa harapan nila ay ang isa na umiiral na mulat sa pol. Mayroon siyang anyo at laman at mga buto at namuhay at kumain na siyang kasama ng sangkatauhan sa mahabang panahon. Sa panahong ito, naramdaman ng mga tao na ang kanyang pag-iral ay talagang totoo at tunay na nakamamangha. Kasabay nito, sila rin ay talagang nagagalak at masaya at puno ng emosyon. Ang kanyang muling pagpapakita ang nagpahintulot sa mga tao na tunay na makita ang kanyang pagpapakumbaba, na madama ang kanyang pagiging malapit at pagkagiliw sa sangkatauhan, at na madama kung gaano niya iniisip ang mga ito. Ang maigsing muling pagkikitang ito ang nagdulot sa mga taong nakakita sa Panginoong Hesus na madama na parang isang habang buhay na ang nakalipas. Ang kanilang naliligaw, nalilito, natatakot, nababalisa, naghahangad at manhid na mga puso ay nakasumpong ng kaaliwan. Hindi na sila nagdududa o bigo, sapagkat naramdaman nila na ngayon ay mayroon ng pag-asa at isang bagay na maaasahan. Ang anak ng tao na nakatayo noon sa kanilang harapan ay magiging kanilang bantay sa likuran magpakailanman. Siya ang kanilang magiging matibay na muog, kanilang kanlungan magpakailanman. Bagaman muling nabuhay ang Panginoong Hesus, hindi iniwanan ng kanyang puso at ng kanyang gawain ang sangkatauhan. Sa pagpapakita sa mga tao, sinabi niya sa kanila na sa anumang anyo siya umiiral, sasamahan niya ang mga tao, lalakad kasama nila at sasaka nila sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Sinabi niya sa kanila
na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako ay magtutustos siya sa sangkatauhan at magpapastol sa kanila. Tutulutan silang makita at mahawakan siya at titiyakin na hindi na nila kailanman mararamdaman ang kawalang pag-asa. Ninais din ng Panginoong Hesus na malaman ng mga tao na hindi sila nabubuhay ng mag-isa sa mundong ito. Ang sangkatauhan ay may pagmamalasakit ng Diyos. Kasama nila ang Diyos. Palagi silang makaaasa sa Diyos at siya ay pamilya ng bawat isa sa kanyang mga tagasunod. Nang may Diyos na masasandalan, hindi na magiging malungkot o mawawalang pag-asa ang sangkatauhan at yaong tumatanggap sa kanya bilang kanilang handog para sa kasalanan ay hindi na matatali sa kasalanan. Sa mga mata ng tao, ang mga bahaging ito ng kanyang gawain na isinakatuparan ng Panginoong Hesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay masyadong maliliit na bagay. Ngunit sa tingin ko rito, ang bawat isang bagay na ginawa niya ay lubhang makahulugan, napakahalaga, lubhang importante at punong-puno ng kahalagahan. Bagaman ang panahon ng paggawa ng Panginoong Hesus sa katawang tao ay puno ng mga paghihirap at pagdurusa, nagawa niya ng ganap at perpekto ang kanyang gawain sa panahong iyon sa katawang tao na tubusin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang espiritual na katawan ng laman at dugo. Sinimulan niya ang kanyang ministeryo sa pagiging tao at tinapos niya ang kanyang ministeryo sa pagpapakita sa sangkatauhan sa kanyang anyo sa laman. Ipinahayag niya ang kapanahunan ng biyaya, sinimulan ang bagong kapanahunan sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan bilang Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan bilang Kristo, isinakatuparan niya ang gawain sa kapanahunan ng biyaya. At pinatibay at pinangunahan niya ang lahat ng kanyang mga tagasunod sa kapanahunan ng biyaya. Masasabi sa gawain ng Diyos na tinatapos niya talaga ang sinisimulan niya. May mga hakbang at isang plano, at ang gawain ay puno ng kanyang karunungan, ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, ng kanyang kamangha-manghang mga gawa at ng kanyang pag-ibig at habag. Mangyari pa, ang pinakadiwa na nagpapatakbo sa lahat ng gawain ng Diyos ay ang kanyang pangangalaga sa sangkatauhan. Ito ay nangingibabaw sa kanyang mga damdamin ng pag-aalala na hindi niya maisantabi kailanman. Sa mga talatang ito ng Biblia, sa bawat isang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nabunyag ang hindi nagmamaliw na mga pag-asa at pag-aalala ng Diyos sa sangkatauhan, gayon din ang kanyang mabusising pangangalaga at pagtatangi sa sangkatauhan. Walang anuman dito ang nagbago kailanman hanggang sa kasalukuyan. Nakikita ba ninyo ito? Kapag nakikita ninyo ito, hindi ba mas napapalapit ang inyong puso sa Diyos nang di napapansin? Kung kayo ay nabuhay sa kapanahunang iyon at nagpakita sa inyo ang Panginoong Hesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay na sa isang nahahawakang anyo para inyong makita, at kung maupo siya sa harapan ninyo, kumain ng tinapay at isda at ipinaliwanag ang mga kasulatan sa inyo,
at nakipag-usap sa inyo, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Masisiyahan ba kayo o makokonsensya kayo? Ang nakaraang mga maling pagkaunawa at pag-iwas sa Diyos, ang mga pagsalungat at mga pagdududa sa Diyos, hindi ba basta na lang maglalaho ang lahat ng mga ito? Hindi ba magiging mas normal at angkop ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao? Sa pagpapakahulugan sa limitadong mga kabanatang ito ng Biblia, nakasumpong ba kayo ng anumang mga kapintasan sa disposisyon ng Diyos? Nakasumpong ba kayo ng anumang pagbabanto sa pag-ibig ng Diyos? Nakakita ba kayo ng anumang panlilinlang o kasamaan sa walang hanggang kapangyarihan o karunungan ng Diyos? Siguradong hindi. Ngayon masasabi ba ninyo ng may katiyakan na ang Diyos ay banal? Masasabi ba ninyo ng may katiyakan na ang bawat isa sa mga damdamin ng Diyos ay paghahayag ng kanyang diwa at disposisyon? Umaasa ako na pagkatapos ninyong mabasa ang mga salitang ito, ang pagkaunawang nakamit ninyo mula sa mga ito ay makatutulong sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mga pakinabang sa paghahangad ninyo ng pagbabago sa disposisyon at pagkatakot sa Diyos at na magbubunga ang mga ito sa inyo, bunga na lumalago araw-araw upang sa proseso ng paghahangad na ito ay mas mapapalapit ng mapapalapit kayo sa Diyos, mas mapapalapit ng mapapalapit sa pamantayang hinihingi ng Diyos. Hindi na kayo maiinip sa paghahangad ng katotohanan at hindi na mararamdaman na ang paghahangad sa katotohanan at sa pagbabago sa disposisyon ay isang napakagulo o isang kalabisang bagay. Sa halip, nang nauudyokan ng pagpapahayag ng tunay na disposisyon ng Diyos at ng banal na diwa ng Diyos, aasamin ninyo ang liwanag, aasamin ang katarungan na naisin na hangarin ang katotohanan, na hangarin ang pagpapalugod sa kalooban ng Diyos at magiging isang taong nakamit ng Diyos, magiging isang totoong tao.